Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. International League Chapter 885. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ay sadyang ang ganda nga ng linalaro ng koponan ng Shuhukuhai at talagang hindi nga nila pinapaisa ang koponan ng Brigondo at dito nga ay hindi ko in-expect na ang laruan ng koponan ng Shoukou'y ganto. Mamaw maglaro, ang kanilang coach ay merong kartada. Hindi namin binigay nung unang yugto sapagkat inakala namin na mawawalan sila ng hangin, ngunit nadali kami ng isang aquaphobic method at doon kami napatay ng gusto. Malas naman talaga, oo. Wika nitong si Coach Norrison, samantalang dito nga ya, isang steal na naman ang naganap at nakuha na naman ni Ryota Miyagi ang bola at dito nga ya. Nice one! Isang steal na naman ang nagawa ni Ryota Miyagi. Pambihira talaga ang galawan, oh. Talagang ginigisa kayo ng point guard namin. Ibang klase laruan kahit na malit, no. Anong pakiramdam? Sigawan nila taba at nila mitot dito nga ya. Nakakainis talaga tong Ryota Miyagi na to. Sa tagal-tagal ko nang naglalaro, ngayon pa lamang ko nakaranas ng ganto kainis at kabilis na point guard. Mas mabilis pa siya maglaro kesa dito, ah. Kay Kantor, kainis ng labis. Wika nga nitong si Diluna at dito nga'y sadyang umaatake na nga sila para sa isang counter offense ng bigla nga. Inangat nga ni Miyagi, sabay pasa nga ng bola dito kay Rukawa. At itong si Rukawa'y talagang umaalagwa na nga ng todo at dito nga'y patay ka! Mag-isa na lang nitong si Tabachi na nasa baba, samantalang sa Kuragi Rukawa Mitsui ang siyang kalaban niya. 1v4 paglalaroan ka ng mga yan. Wait ka nga ng mga tagahanga nila. At dito nga'y binalik nga ang bola dito kay Miyagi na dali-daling pumunta sa kaliwa ng biglang isang pasang kanyang ginawa patungo dito kay Sashi Mitsui. At pagkapa asa ng bola, balik nga ng bola dito kay Sakuragi. Itong Sakuragi ay inangat na nga ang bola para sa isang easy layup at dito nga ay nice one! Pinaglaruan ng baboy, parang naglaro lamang sila ng lechon baboy. Ha! Pinaglaruan ka nung pakiramdam, JP! Sigawan nga ng mga tagahanga nila dito nga ay loko-loko tong mga to. Pinaglaruan ako na para bang isang bata. Nakakainis naman talaga, oo. Ang hirap makaisa sa mga taga-Shoukou. Kainis, kainis, kainis. Wika nga nitong si Baboy at dito nga ya. JP, napanood ko rin isang tip mo sa laban. Oo,
Sobrang huset, sobrang galing mo. Gusto kong makita ang isang JP na yun. Marami pang oras, marami pang pagkakataon upang humabol kayo. Kaya pakiusap, humabol kayo, ipakita ang tunay na angas ng mga Brigondo. Wait, kanis ako ragi dito ngaya. Anong sinasabi mo sa Oraki? Gusto mo bang matalo tayo? O alam natin na kartadang dala ng Brigondo at sadyang na-outplayed lang natin sila at nawawalan sa focus? Huwag kang magsalita ng ganyan, baka pag lumabas ang tinatago nila at tunay nilang laro, mahirapan tayo. Wika ni Miyagi dito nga ay. Yun nga ang gusto ko eh. Ang ilabas ng koponan ng Brigondo ang kanilang tunay na tikas. Anong silbi ng papasok sa top 12 kung hindi natin nakaharap ang tunay na Brigondo na punong-puno ng kumpiyansa? Wika ni Sakuragi at dito nga ay. Sige, kung yan ang gusto mo, sinabi ni Sakuragi, ibalik natin ang kumpiyansa natin kat unti-unti nang nawawala. Kupunan ng Brigondo, laban pa rin, meron pang pagkakataon. Lumaban tayo hanggang sa dulo. Huwag na huwag tayo magpapasupin sa kanila. Wika nga nitong si JP samantalang dito nga ya. Kupunan ng Shohoku High School. Sobrang napakabisat, napakagaling. Ibang-iba ang galawan, sobrang bisa. Ngunit sana'y pagpasok sa top 12, kami na agad ang makaharap nyo. Ang bobo naman nitong si Norison at ganyan naging takbo ng laro. Wika nga nitong si Mr. Beta na napag-alaman nga natin na meron nga silang team at dito nga ya. Ilis! Handa na ba ang ating mga bata na pumasok sa top 12? Ano? Anong sinabi ng kanilang trainer? Anong sinabi ng kanilang tagapag siyasat ng talento? At anong sinabi ng kanilang utak sa lorot, Captain Ball? Kaya ba naw nila ang show ko? Ha? Lalong-lalo ang kupunan ng Kantor at iba pang mga kupunan. Wika nitong si Miss Gregoria na pag-alaman nga nating merong nga ring team at dito nga ay. Siyempre naman, alam mo naman ng sobrang yabang ng ating power forward at ace ng ating kupunan. Kaya naman, alam na alam niya na kayang-kaya daw siya na michi sa Kurage at kakainin daw ng buo. Ewan ko ba kung nagsasabi siya ng totoo o sadyang malakas lang siya kumpara kay Sakuragi. Wika nga nitong si Miss Elise na meron nga silang team at talagang magkakampi nga ang dalawang magkapatid na to. Samantalang sa kabilang panig nga ya. Oh, ako si Uno at kayong lahat, membro ng pinakamataas na liga, bilang presidente niyong lahat, ipagpaalam nyo sa top 11 at kung sino man ang manalo sa dalawang to, Shoko at Brigondo, ipagpaalam nyo na mag-impa-impake na sila sapagkat pagpasok natin sa final 12, pupunta tayo ng ibang nasyon at doon maglaro. Inimbitahan tayo ng malaking tao at paniguradong pinakamataas na liga ay makikilala sa lahat. Wika nga nitong si Mr. Uno at dito nga ay. Tama ang sinabi, bilang Vice President, ako si Miss Annabella. Kaya maghanda na kayong lahat at hiyandayo na rin ang kartada ng iba't ibang kupunan sapagkat pagpasok natin sa top 12, isang digmaan ang ating makakamit. Wika nga nitong si Miss Annabella samantalang dito nga ay kupunan ng Brigondo ay wag na wag tayong magpapasupil. Ibigay na natin ang ating huling alas, makipagsabayan at kung hindi talaga kaya, paalam na lang pinakamataas na liga. Wika ni Baboy at dito nga ay tamang sinabi ni JP. Ito na lang nalalabing oras namin upang makipagsabayan sapagkat wala nang nalalabing oras. Ang tanging alas ay ilabas at kung hindi man to kagana, good luck na lang sa inyo, Shohoku.
sa top 12 wika ni Tonga. Si Coach Norrison, no, kayang kakalabasan nitong lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.